Bata pa lang talaga ako. Pangarap ko na maging artista. Yung aarte sa harap ng salamin, luluha-luha. Yung noo, hindi gagalaw yung buong mukha, tutuloy yung luha, nakaka-Judy Ann Santos. Gustong-gusto ko yung ako talaga yung nagpe-perform. Gustong-gusto ko yung parang lahat sila nanonood sa akin. Pero, lagi akong kinakabahan, tsaka lagi ako natatakot. Kasi parang pakiramdam ko, hindi naman bagay. Nag-audition ako sa Star Dance, nag-audition ako sa yung Pinoy Big Brother batch nga ni na Kim Show. Dadaanan ka lang, titingnan ka lang talaga, napakarami niyong pumipila dyan sa audience entrance. Tapos manunod ako dati ng magandang tanghali bayan dito sa ABS-CBN. Ayun, tapos naiyak naman daw, di ba? Sa tuwing nanonood ako sa ABS, sobra akong excited na makapasok ng ABS-CBN. And then, yun nga, sabi ko sa iba kong mga interviews, nag-aral ako, talagang nag-mascom ako kasi una walang mathematics, charot. And then, nag-mascom ako kasi para ito yung alam ko na way na ito yung mas mapapadali sa akin kasi nasa industriya ng media, nasa industriya ng entertainment. So, naniniwala talaga ako na God really moves in mysterious ways na parang yung dream mo, hindi agad-agad ibibigay sa'yo. May mga bagay siyang ibibigay muna sa'yo para mas maging, ma-hone ka talaga kung ano yung gusto mong mangyari sa life mo. Ngayon, nasa taxi kami nung friend ko, tumunog, sabi, ikaw na ba ang susunod na MOR DJ? Gusto mo bang mapakinggan sa radyo, ganyan. Feeling ko lagi, sa akin sinasabi, feeling ko ako yung kinakausap. Noong time pa lang na una ako nag-audition, nakitaan na nung management na parang, ay, yung Jhai Ho, pwede niyong i-on-cam kasi kaya niyang gawin. So, kung babalikan yung story, from ako yung segment producer, nag-i-interview hanggang sa nag-audition. In fairness naman talaga, para akong umaakit dun sa hagdanan na hindi ko naman masasabi na super abot na abot ko na yung ning-ning nung bituin. Pero I am very, very happy and thankful of all the trabaho na binibigay sa akin at sa tiwala na ibinibigay sa akin. Yun. Sa pangako sa'yo, I played the role of Kuring, best friend ni Madam Claudia Benavista, played by Angelica Panganiban. Also, nag-audition din ako doon. Action! Ganun sila. Yes. So sabi ko, diniliver ko naman. Madam, eto na po yung... Happy! Madam! Action, action, parang arti-artista, ganyan-ganyan. Ending, hindi ko na napupusuan kasi kabang-kabang ako. Tapos parang hindi natutuwa yung tao, sila direct. Parang nakaganyan lang, walang ibang reaksyon. Eh, nung ginawa ko yung, ayoko na, mag-host na lang ako. Kayo na lang yan, arti-artista. Bakit ba ako nag-audition? Bakit ba ako nandito? Ayoko na yan. Doon sila natawa. So sabi ko, ay, kabog. Ibig sabihin, they're looking for the genuine reaction pala talaga, which is what TV needs and what audience wants to see na mapanood dun sa mga pinapanood nila mga artista. Ayon. Gusto ko sana maging mermaid. Wow! Taray mermaid. Gusto ko talaga maging mermaid, pero gusto ko yung medyo dramatic. Gusto ko yung may hugot sa buhay na everybody makakarelate. Wala kasi akong crush eh. Oh. Gusto ko sila ano, si Enzo Pineda, Gerald Anderson, Enrique Hill, Daniel. Ambisyosa. Makasuntokin ako ni Daniel, no? Alam mo, itong Showbiz Pa More, nung binigay sa akin to, hindi ko akalain na ganun kalaki siya. Yung trust ng isang channel na binigay sa akin, parang hindi ako makapaniwala sa dami-dami ng mga kayang mag-host sa akin siya binigay. Nung binigay pa nga lang yung red share eh, na may gantong setup na, yes. So yung plug, pinapanood ko nag-pictorial. Habang kahit hanggang ngayon, pinapanood ko nga, sabi ko, ang galing no, para akong host, ako mismo sa sarili ko. Sobra akong thankful, as in. Dahil never in my life I imagined at my age ngayon, may sarili akong show. It doesn't matter if it's on ABS-CBN, it doesn't matter if it's online. But what matter most is, pinagkatiwalaan ka ng tao tsaka ng management, yun lang naman eh. I don't care kung ano man yung mga bash na sasabihin ng tao, but thank you, Lord, wala pa akong nababasa. Salamat, yun lang, salamat, salamat po.